isang grupo ng mga grapista. Nakunan di umano ng surveillance camera ng Xeno Corp News Center building na pumasok sa gusaling ito at nag-vandalize pa ng isang malaking bintana sa conference room. Pinirmahan nila ang bintana ng isang imahe ng asong umiihi at ang pangalang Askal. Walang lugar ang sining sa isang third world country kasi hindi ito'y kabubuhay ng tao. Yun ang paniniwala ko bago ko nakuha ang isang assignment tungkol sa graffiti. Alam mo naman ang gagawin ni Rosario pag nalaman niya ang pangalan ng mga batang ito. Huwag na huwag mong sisirain ang tiwala namin. Siyempre naman, kakatiwalaan ako. There's a very thin line between art and actually dirt. They have to respect the property of other people. Why not do your art public na makita na ng buong tao na wala kang pangalam kung ano isip mo basta napahayag mo yung art mo. Malaki ang pagkakaiba ng vandalism at graffiti. Dapat din talaga yung mga batang yan makontrol. Pero syempre, di natin makakontrol. Sila yung sistema eh. Sila yung batas eh. It's a never-ending war pa rin. Mga kaibigan, kayo na ang humusga. Ito ba ay gawa ng sining o instrumento ng anarkiya? Even though may rules sila, makakahanap pa rin kami ng butas para gawin yung ginagawa namin.